Everyone will come to Joe Live in the Philippines. Today is it's ready to plant na na naman yung moringa tree. And ito na naman gagawin namin ngayon. One of my viewers, Ma'am Heidi Ronyan, gusto niyang makita to how to plant moringa tree. So this is my interpreter for English speaking. Okay, how to plant moringa tree, Pido? Hi, good morning everyone. Planting a malunggay tree is very easy. Before you planting the malunggay tree, first is you cut the tree. Like this. Uh-oh. Then 1 inches. 1 inches? 1 meters. 1 meters? What do you think? What meters ba ni ang tinutol ko? Uh-oh. Okay. 1 meter. Then second is anong tawa? Tagalog. You dig the ano? Tagalog. Say nagtawanan kami ni Pido. Okay, kasi sabi ko sa kanya mag speak to English. So what's that, Pido? First before you planting a malunggay tree, cut the malunggay tree in 1 meters. Then sa pangalawa, Tagalog na. Okay, Do, you can start to plant the moringa's tree. Then how deep daw, Do? So planting a malunggay tree, there are no deep. And depends on depende talaga sa laki, sa haba ng ano. Okay. How about this one? Yan sa kailangan niya na masyadong malalim konti dahil kuan malaki ang kanyang malaki ang ano niya kamugan niya. Okay, so yan meron ang inano si Arnel. Tapos na lang. Okay? Kailangan ano yan siya. Tabunan lang. Mhm. At ang malunggay ay hindi talaga kailangan dinidiligan. Dahil maganda namang lupa natin, di ba? Okay. Absorb lang siya sa land, ulan, sa tubig, sa lupa. Hindi kailangan diligan. Okay. Bubuhay lang siya. Depende siguro sa lugar kung walang tubig. So, need talagang diligan, di ba? Sabag sobrang init. Yeah. So, dito sa amin kasi, rain or shine. Kaya ngayon, then yan, si Pido ang mag, ano muna. Then sila Perry ang doon, ha? The next. Ano siya? Di ba na siya dikit-dikit or 1 meter din? Depende lang sa iyo kung gaano ka gaano ka layo. Okay. Pero mas mas mabuti kapag 2 meters dahil itong malunggay siya to sanga-sanga. Sumasanga-sanga siya. Okay. Lumaki naman siya. Mm-hmm. Tanto matagal. Tama. So, yan ang ano mo ngayon sa dito sa farm. Isipin mo pag mamalunggay. Ayan, malunggay ko yan tinanim. Kakain ka bang malunggay, Doy? Oo, siyempre. Ano bang meron sa malunggay? Di ba, marami? Number one. Number one. Ang malunggay talaga ay maganda siya. No, maraming benefits ang malunggay. Benefits sa paminsan-minsan na ang malunggay ay nakakatulong sa atin. No, katawan. Sa pagbalik ng ating resistensya. Oo, resistensya sa ating pang-isip. Maka-bright daw? Oo, nakakatulong ito. At noon, ang lagi talaga naming ulam sa amin, gulay. Malunggay. Laging may malunggay. Mm-hmm. Kaya matalino ka? Medyo. Okay, so si Pido is, how old are you? 21. 21 years old, then I think it's first year college. Uh-oh. Then next one, then sabi niya kain daw siya ng maraming malunggay kasi maka bright. Totoo yan, so dati naming kapanahon na ninang laging ginugulay ni mama sa amin. Pido is masipag na bata.
bata. Masipag na binata, kumbaga, hindi na to siya bata. So then, mag-ano kami, then si Geraldine nandoon, naglilinis. Hi, Den! Hi! Ah, hi daw. Okay, dito kami. Dali lang! Sundan tani silag tanom. So, kaya automatic na. Kasi pagdating nila, tanim na lang. So, okay. Dito siya banda. Tagaita lang! Hindi gaano, hindi po siya gaanong malalim. Depende rin sa laki, no, do? Okay. So, yan lang po, ma'am, oh. Napaka, ano lang. Yan. Napaka basic. Yung lupa kasi namin dito, maganda. Kagaya niyan. Pwede siyang lag... Ito'y ang maganda dito, itanim doon, mani, mais, no? Napaba ang lupa. Oo. Then, pag mabuhay na siya, pwede siyang lagyan ng abono yung mga manure ng mga manok, pero may distansya pa rin. Easy lang po ang pagtatanim ng malunggay. Pwede rin siya yung buto. Yung buto. Diba dong, ma, minsan yung iba, nilagyan natin ng ginasapsapan natin yung dito, kagaya nito, no? Para? Bakit? Dahil yung iba kasi, para madaling tanim. Tutulaysin nila ito. Kagaya dito. Ugsok. Ugsok, kumbaga. Ibig sabihin ng ugsok yung i-ano lang. Wala lang, ilagay mo lang tapos patayo mo agad. Pag hindi lang siya matandog dong, ibig sabihin matandog yung hindi lang siya magalaw. Tuloy-tuloy yung ano niya. Buhay. Madali siyang ano mabuhay. Oo. Okay. Tayo. Thank you. So ito naman yung taga ano ko oh. Napakabilis. So yan lang. So kasi ganyan ko lang yan. Lagyan ko lang siya ng lupa. Tapos, para hindi siya matutumba. Yan. Marami to dong. Maabot siguro ni Guan. Palagay mo. Nan, kuan ni palihog ng talong, nan? Kanang gambuli palihog. Eh. Unsa dong? Abot siguro ni 100. Kung bukagon. Thank you, Flo. Ha? O, di, yan lang daw nabuhay. So, si Perry nag-kuan siya sa mga talong. Duha lagi na nan. Di ba usa-usa lang? Ha? Pwede ra? Daanan na natin yung traktor mamaya nan. Ay, magkuha mo na sa ako. So, dito. Mas nindot ko no mo ba? Boundary ko no aninan? Boundary? Oh. Pero okay ra siguro nag-ilinya sa siya.
okay. Ha? Malabong? Okay ra. Makaluap raman ni siya. Yan, nilalagyan namin ng nilagyan ni Piri ng kuan. Tulo na nan? Ibalhin na to ng uban. Nakalinya na doon. Ito sa umaga, naglilinis para maganda ang paligid. Ito naman yung mga chicken. Tumaan na yung mga sakyanan sa aking mga amigo. So, meron kami mga manok nilagay dito. Eh. Ito siya, mga sisiyo. Ikot pa kami ng malunggay. Naan, kinis siya na. Daan nila ni siya dool. Observahan ko ni siya. Kinis siya. Okay. Hindi daw masupak. Sige. Ari lang. Oh. Yung sa ka kuan, laom. Ako lang. Yung sa ka laom naan. So yan, hindi gaano manalim. Yan. Estimate ni mo pila ilang weeks yan mga ano, manggitib. Ha? 2 weeks, mag-una lang mag-una eh. 3 weeks. Okay. Yan. Sa Sumnan, di ba na naantay kalunggay dito? Ito kay Ma'am Elsa? Moro ko. Naaway. Di pa na no? Kini o. Oh. Ni Piri, siya yung nag pakuan sa talong. Kami naman ito. Atiran ko sila ng mga kamunggay. Ito naman mga chicken na ito nag-pasyal-pasyal din. Sa Maladay, nag-swimming na imong baka kabaw? Pila na nakabuan? Ha? Imuha na siya? Ah, okay, women's. Sige, thank you. Women's men's is yung kano? Cooperative. Sama na kusoga pa po ni mo magbugwal. Mura man po tagihangat aning kumukubra. Kini dong patay na ni siya dong no? Buhi pa? Yan si Arnel masipag na tudong. Mabilis magpagtrabaho. Iyay. Ang gamit ni Arnel is sarol. Dakuha, layuha po ni lagpot ni imong yuta doon ko eh. Magbaw, mamputag punit. Diyan tugikan dong. So, ganyan oh. Ganyan lang siya. Puyawan mo po ko sa imong napiang. Napiang kalidir daw,
Baka nang huwam to crutches dong. Papa ni mo kamao no? Kamao po ka? So yan ang pagtatanim. Dagdagan ko ng lupa dito para hindi siya matutumba. Kasi ang malunggay, kahit malabong yan sa gilid yan, na ano din yan, na ano yun, nagdadahon din yan siya. Ito, ang din mga saging. Ayan. No need na siyang didiligan. Pabayaan lang siya na makatayo lang. Maghihintay lang ng ano. Tapos pakita ko sa inyo mamaya yung malunggay na natanim na. Sino nagtanim doon dong? Ikaw dong, no, Arnel? Lapido. Okay. Tang usan ay magibutang nan. Putas. Okay, so meron nilagay si Piri ng fertilizer para sa talong. Pati tong kalamansi nan pwede daw to lagyan. Oo. Sa gilid ato to siyang limpyuhan. Pag may mga bulat, ano daw yung kagayan yan. Mataba ang lupa. Magkuyog ta, oy. Magkuyog ta. Don't worry. Magkuhan saan eh. Unya na po si rambutan. Yan, malaki na siya. Lampas na sa sayero. So, ito yung paano ko, yung palatandaan ko nga for how many years na kami dito, o gaano na siya kalaki. So, ibig sabihin, mag 2 years. So, yan. Yan siya. Marami itong tinanim dati, mangustin. Pero ito siyang mabilis tumubo. Kita ako dito sa dito banda. Kasi kahapon, inano to nila ni Perry. Pangalan nito, nag-mower sila, kaya nalinis. Then, Dick! So, yung mga cute na baboy is, ano sila. So, mamaya, baka kukuha ako dito dahil para siya gugulayin. Magluto kami kasi mamaya. So, ngayon, ito po yung malunggay moringa tree. So, hello po, ma'am Heidi. Good morning po. Ito po siya, ma'am. Gayan, tinatanim lang po siya. Then, meron lang yan siya nag-asibulo. Gayan yan. Malunggay po yan. Tapos yan. Sa gilid. Tapos ito. Tapos yan. So, susibo lang yan siya. Ang dami. Ayan. So, kahit siya maliit, maliit lang siya nga puno. Pwede siyang ilagay ganyan. Sanda lang siya. Kumbaga. So, yun na. Lalabas yung ano niya. Malunggay. So, nagsiiyakan yung mga biik dahil kakain na sila. Oh.
pagdede ng mama nila. So ito, yan, kagaya niyan. Yung una naming tanim, I think mga 2-3 weeks na to. So yun lang muna aking update today sa dito sa farm, kasi alis kami, punta kami ng Zoom. At ito lang, kagaya nito oh. So ito na siya. Kahit maliit na stem, kagaya nito, pwede siyang putulin ganyan din. Ito eh, kung wala kang ano, pwede rin ilagay mo sa balde, maraming lupa, tapos yan. Or sa gilid lang ng bahay. So yan, marami siyang bunga. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho sa farm, by the grace of God. Thank you, Ma'am Luz. Sa iyo lahat po ng mga ano namin dito sa farm. Then, yan nyo po. Dito lang po kami sa aming mga trabaho. Thank you for watching and God bless everyone. Ingat po kayo, all the viewers and subscribers. And we're praying po. Ingatan po tayo ni Lord lagi. Bye-bye and God bless po.